aga-aga gumising lagi. Oh. Wanna say good morning, Daddy? Good morning, mga beshi. Oh, nag-hi! Hi, mga beshies! Hi, Daddy! Wanna say hi to Daddy? High five to Daddy, Dali! High five! Kay Mami na lang. Mama na lang, high five! High five! Oh, no! Si Lumi, dito na siya natuto mag roll over both sides. Oh! Sakit ka tayo kung di ka mag-bitch. Oh! Tapos, dito na rin siya natuto mag bungisis. Dito na rin siya natuto mag dilag! Lagi na ganyan. Oh, di ba nak na? Mali yun ako niya talaga natututso. Lagi. Hindi na ako pwedeng iwan talaga kay nako. Malaglag talaga siya. Siminto pa naman. Umiikot-ikot na siya kahit ano, kahit natutulog. Ikot-ikot ako. Sus, napakaliit na lang ng space ko. Kaya sa kanya man lahat ng space. Ikot-ikot man! Umiikot-ikot naman! Agay! Kay mama, napakaliit lang ng space ni mama. Kay Lumi lahat, kailan mo naman, alap, pakalaking tao. Na? Pasalamat talaga ako kasi si Lumi, ang bilis na adjusted, naka-adjust agad talaga siya. Yung oras ng tulog, yun yung isa sa mga pinagpapasalamat ko. No, mawawalan yata ako ng boses eh. Naka-adjust agad siya sa tulog, tulog agad siya ng Pilipino, Pinas time, and then yung nililigo ko sa kanya is yung Wilkins, yung distilled water. Pero nanginginay ako minsan kasi ang mahal ang distilled water. Pero inahaloan ko siya minsan ng tubig namin dito. Tapos, inahaloan ko pa rin siya ng mainit na tubig. Yung ginagawa ko kasi mainit na tubig, hindi pwede malamig kasi super lamig sa probinsya, di ba? Pag naliligo. Ako nga, isang ano agad. Isang buhos. Kasi sobrang lamig dito ng tubig. Kaysa doon sa Finland. Kasi syempre may hot water naman doon sa Finland. Dito kasi wala. Wala na kaming pang hot water. Kaya mahal ang kuryente. So, yun siya. Hindi pwede. Pero ganun pa din yung routine ng ligo niya. Sa gabi pa din. Every other day pa rin. Hindi ko siya like everyday. Kahit na mainit. Diba? Mas maganda yung everyday kasi nga mainit. Pero ayoko. Kasi yung skin niya. Parang may nabasa ako na something na ganun. Kapag every day na pinapalaguan yung bata. Parang nawawala daw yung natural na... Basta may natural na nawawala daw yung parang gano'n. So, yun. Kaya every other day pa rin. So, yung ginagawa ko, may ineta tubig na distilled water. Nagbumili nga ako ng thermos. Sarili kong thermos. Dalawa yung thermos namin dito. Kasi yung thermos, no, isa is para sa pagkakape. Ayun, thermos na binili ko is para sa pangligo niya. Distilled water yun. Tapos, hot water. And then, inaluan ko pa ng hot, ng distilled water na maligam-gam. Ay, malamig. Para naman hindi mainit yun. Nililugo ko sa kanya. Kaya lang kasi nahinay ako kasi apakaunti lang. Kaya hinahaluan ko ng tubig namin. Mukhang okay naman siya. Kasi dito hindi naman niya sinusubo yung tubig after kapag naliligo kami kasi nakatayo siya. Unlike doon sa amin, doon sa Finland, kapag naliligo kasi siya, sinusubo-subo agad niya yung tubig, which is yun yung iniiwasan ko dito kasi hindi natin alam diba yung tubig. Baka manibago siya. Pero hindi pa siya umiinom. Ngayon, iinom na siya. 2 days more, my love! Nanggagrab na siya ng food. Nanggagrab na siya ng tubig. Lahat na makita. Ginagrab niya na. Basta pagkain. Nangunguya-nguya na siya. Gagan-ganan na siya. Nanak na? Agay! Bili tayo ng pantulog muna. Kaya talaga tayo prepared na. Bibili tayo ng pantulog. Pero nakapantulog naman siya. Sa pangibaba. Iyan. Binili namin to doon. Sa Prince, ay sa GNF po yata yung binili, sa mall na GNF. Itong mga pantulog na to, pajama. Pero wala kasi siyang, yung partner nito, sleeveless. Eh, hindi naman pwede mag-sleeveless. Sa gabi, kaya malamig ba yung electric fan? Kaya itong panglakad niya yung ginawa kong, pang ano niya, pang taas, pang top. Kasi meron siyang mga pang top na may sleeves. Kaya lang, labahan na. Kasi everyday, iba-iba ang sinusuot ni Lumi. Eh, hindi man pwedeng ulit-ulitin ang sinusuot ni Lumi. Kay mabaho man. Mabilis bumaho. Diin ko muna to.
Ang bilis na pa naman niya pumayat. Pumayat agad siya eh. Kasi hindi siya nagdidiri masyado. Hindi katulad dati. Tapos, natutulog. Hindi din katulad ng dati. Kaya, pag nakikita ang lumi, sabi, ang laki-laki sa picture, sa camera. Tapos, ang liit-liit naman pala ng muka na. Ganun naman talaga eh. Pero naman pumayat po talaga siya. Kasi, hindi na nga every 2 hours, 3 hours, 4 hours, ang dede. Para talaga siya si Nico. Ang hilig niya maganyan, demure. Buti nila itong kumot na to, dinala ko to. Yung bigay ng Chef Winnie niya. Ayan, dinala ko siya. Ito yung pangkumot na. Maganda to kasi pag kinukumutan ko siya, maano kasi itong kumot na to eh, parang hindi ba madulas. So, pag dito lang siya, nag-iisti lang siya dyan. Hindi yung hindi ako natakot na matabunan siya kasi nag-iisti lang talaga siya dito kapag nilagay ko dito. Kahit naglalaro-laro siya, nag-iisti lang siya talaga. Hindi yung madulas na kumot na kapag naglaro siya, napupunta dito. Kaya natatakot ako, pero ito hindi. Maganda siya in fairness. Hindi naman siya ganun kainit eh. You wanna say hi? Huh? You wanna say hello mga beshies! Hello daddy! It's my first summer here in the Philippines and I'm enjoying even if it's so hot. And sobo-sobo is live here ng kamay. Pati paa. Sige na, magdidi ka muna. Didi muna ikaw. Ang daming gusto makita si Lumi eh. Marami nang pupunta dito para makita si Lumi at makarga si Lumi. Marami pang gusto makita ang Lumi, babe. Didi muna ikaw, nak, bago magkapi si mama, ha? Ang sarap pala nitong binili ko na ano. Cookies in American style. Ito oh. Chocolate with chocolate chips and raisins. Binigyan ko yung pamangkin ko. Pabaon. Pasok na alas 7. Yung isa naman yung bibigyan ko. Chicken chips. Ibergen. Baon ng mga estudyante. Napakadilim naman dito sa loob ng bahay. Tayo kape, kape-kape, with tinapay, again and again and again. Uy, mas masarap ng tinapay to. Mas malambot. Coffee. Makapi ako sa umaga. Ha? Ayun si Dadong? Hindi mo ni biskuit, cookies mo ni. Hatag na. Tagay na siya ka ng iyang kauban kasi mo na iyang classmate. Coffee ka Blanca. Ubus na ang tinda ni mother. Hindi ko alam kung magkano yung ano na ito isang buo. Nasa can. Ano naman ginagawa ni Lumi? Tambling-tambling ni Lumi. Si mother, busy sa iyang apo. Siya ang nag-aalaga sa kanyang apo. Anak na isang kuya namin. Sumunod sa panganay. May anak kasi yun. Siya yung nag-aalaga. Since birth. Hindi. Parang ganun. Hinatid yan dito eh. Kaya love na love. Love yun na ang mga lola. Love na love ang mga apo. Ay, alam eh. My favorite. Ako dito, hindi ko rin. Wow, kakos dyan. Nasakto niya ang sapatos. Amo, tigay na niya nga nindo itong shoes. Ah, nagsakto pala niya. Yung shoes na dala ko. Magbaklay siya. Ah, oh, excited magbaklay kay bagong shoes. Ah, oh, sakay mo nagising sila. Oy, wala ka kwarta daw. Sakay ka kwarta ay anay. Sakay na lang ko no. Why bayad? Wala ka lang kwarta. Sakay kay kay pasak
sakay. Maulawan? Di sakay! Di pa sakay siguro sila. Wala, tigilang piso nga na. Ano di man tigaan? Ay, di ba sila mga yugwaragwan? Di ba nga yun? Ah, mayo na yun. Di para di masanay balon-balon. Kasi sabi daw nila, ingong-ingong pa nila karun. Di na kung sila manawat o 3 pesos karun. Baon. Kaya hindi sinasanay ni nanay bigyan ng baon. Kaya hindi na daw matanggap ng 3 pesos. Baon namin dati, 3 pesos lang. Hati-hati pa yun sa buong maghapon. Mura pa lang naman kasi dati. Hatiin yun, merienda, tanghalian, tapos merienda sa hapon. Nag-agig kalisod. Wala pa lang baon si Bertian ng karta. Kapsan? Kagigat ako masing ko. Naikay mo, dahil mong fishbowl, mabalik yan. Ah, makalit. Ah, siya. Sa akin na lista na lang. Kagigat, Kulo po itong sapatos ko yung kaaban, mula magpang high school. Kaya na ito gumamit na yan, atong kuha ng atong tutok na laking balance sa class. Diba? Ah, calculator? Ah, sa kaya kamot? Kaya na ito gumamit na yan. Utok. Bright and bright. Bright and bright. Di bakit ito bang bata? Anak nito na nakakapong nara. Ah. Sorry. Tama na ito ano ko eh. Naubos ko na itong nilapit. Salamat. Tulog ulit si Lumi. Paano naman kasi? 3 hours gising. 20 minutes na yung tulog niya. Kaya wala akong nagawa. Simula kanina umaga kundi bantayin lang siya. Ay, be with her ba? So ngayon nakatulog na siya. Sana tuloy-tuloy na kasi nag-oras na. 10:40 na. Maliligo pa ako. I mean, mag-hapbat. Baka yun, hindi naman makahapon. So, yung ginagawa ko ngayon sa puti na naman. Ikaw na naman na ayos yung ating ano. Sabihin na naman nila, ang puti na gabi sa camera. Tapos sa personal, ah, jitim. Hindi ko na naman na ayos yung settings. So, pasensya nyo na. So, yun nga. Medyo nahihirapan niya tapos lumi makatulog. Kaya ganun yung nangyayari. Anyway, meron na ako i-share sa inyo na medyo nanghihinayang ako sa pera na ginastos ko dito. Gusto ko lang naman, kasi dati pangarap ko po talaga nung bata pa ako, pinangarap ko talaga na yung magkaroon ng magandang buhay, maging magaan yung buhay ng pamilya ko. So isa to sa mga pangarap ko para sa kanila ang magawan sila ng tubig. Yung hindi na talaga sila mag-igib-igib dun sa bomba ba? Dun sa bomba, hindi yung bomba na pampasabog po ha. Yung bomba na, Poso Negro pala. So yun, isa yun sa mga pangarap ko sa kanila. Gusto kong maging magaan yung buhay nila, mapaayos yung buhay nila. Yung masarap na buhay ba? So, meron naman kaming tubig. Siguro ilang taon na ba to? Itong bahay na to magpo 4 years na ngayong taon na to. Pero yung tubig nila, I think magti 3 years pa lang. Kung maalala ko ng tama. Kasi hindi ko yata sinabay yung tubig eh. Kumbaga dati nag-iigib-igib pa sila. So yung tubig, mga magti 3 years pa lang yan ngayon. So meron silang tubig na yung nagpakabit ako ng galing sa
Poso Negro, papunta dito sa amin. Yung Poso Negro doon sa kapatid ko na si Chesang. So, meron lang silang tubig, pero wala silang tangke ng tubig, which is importante yung tangke ng tubig. So, parang nagmamano-mano pa rin sila. Doon sa toilet and bathroom namin, meron silang drums, imbaka ng tubig, kasi yung gripo doon, pwedeng isaksak yung tubig, pero hindi siya pwedeng patayin, kasi pag once na pinatay yung sasabog daw, kasi nga, walang tangke ng tubig na imbakan. So, napagawa ako ng tangke ng tubig, which is, ayun po, yung tangke ng tubig. Sabi nila, gusto nila ng drum lang. Buti na nga lang, mura lang yan eh. Nasa 2,000, almost 2,000 lang siya. Pero yung ginastos ko nito, almost 10,000 yan, kasama na yung labor. Tapos ito, ayoko sana ng ganyan, oh. Tingnan nyo naman, ang tataba pa naman ng, ano na yan, ng mga tubo na yan. So sabi niya, kailangan daw ng tubo. Yan. Hanggang doon yan, napagawa din ako ng gripo. Tapos yan is, toilet and bath. Dati kasi dito yun. Isang tao lang yung gumawa nito dati. So, siya pa rin yung pinagawa namin yan. Yung pala, maling, nasayang po. Kasi imbis na nagkaroon kami ng tubig, hindi na kami nagkaroon ng tubig. Kasi nung nagawa na to, nung nagawa na yung tangke ng tubig na yan, yung tubig namin dun sa toilet and bath, parang mas malakas pa yung ihi namin. Yung awas ba ng tubig, hindi sumakay yung tubig na ginawa niya kahit dito sa kitchen namin, sa kitchen sink, hindi nagkaroon, sobrang hina ng tubig. So imbes na masaya na sana kami kasi may tangke na ng tubig, namroblema pa kami kasi hindi talaga tumagas. Parang hindi ko alam kung alam niya yung ginagawa niya or ano, pero anyway, yes, to make this story short, lahat po ng to, lahat na nakikita nyo niyan from dito to ito, yan, wala pong gamit yan, nasayang lang po. Presyon ng tubig dati, ganito din yun eh, ganito din to. So dalawang araw yata sila naggumawa ng tubig na yan. Eto, bagong gawa po yan, kahapon lang, isang araw lang ginawa ng uncle ko, pinsan ni tatay, kasi namroblema na po kami. Kasi akala namin mapapaayos yung buhay namin kasi okay na. Pero walang nangyari. Hindi kami halos nagkaroon ng tubig dito. Yung dito sa kitchen sink nga po, halos walang tubig. Doon sa toilet and bath, walang lumabas na tubig. So lahat ng ginawa doon sa tangke ng tubig na yun, nasayang po lahat. As in, lahat. From the labor to mga tubo-tubo. Kung nakita niyo po doon, malalaki yung tubo doon. Sayang, hindi na po yun nagamit kasi nagpagawa or bumili ulit ako na water tank with compressor na nakaset na yon. I think 13,000 ba yun? Tama ba yun? Sabi ng kapatid ko, sa kagustuhan ko na magkaroon talaga ng tubig dyan sa lababo, sa toilet and bath, yung flush ng sa flush dun sa toilet namin, kailangan, gusto kong gumana talaga para wala nang igip-igim ng tubig or mano-mano ng buhos. Tapos sa toilet and bath na sink din, meron din kasi doon. So gumawa kami or nagpagawa kami ng bago, 11,000 lang pala, ayan o, nakaset. Pumunta doon yung mga kapatid ko tsaka yung tatay ko doon sa Tacloban pa po yan, nilabindali, nakaset yan yung water tank na yun tsaka yung compressor. Hindi naman pala siya kailangan talaga na nasa taas. Ang kailangan lang talaga is water tank. Kasi yung pinakita ko po sa inyo na drum lang po yun. Kumbaga, sabi nila kailangan daw yung itaas or something. Pero sabi naman nung pinsan ni tatay, which is yung gumawa nga, or nagsabi na water tank yung kailangan kahit nasa baba lang. Nakita niyo po dyan, nasa baba lang siya. Hindi na kailangan ilagay sa taas. Kahit nasa baba lang siya, basta water tank. May pagkakaiba pala yung water tank tsaka yung tanki lang mismo. Kasi yung water tank na yan, hindi ko alam kung anong tatak yan, pero basta water tank siya. Iba kasi yung mga tanki lang talaga ng tubig. Iba pala yun. Buti na lang, hindi ako bumili ng tanki ng tubig, which is yung fish tank ba yun? Or beast tank? Buti na lang, hindi ako bumili doon, which is pagkamahal-mahal. Yung 241 liters is nasa 8,500 plus. Yun yung pinakamura nila. The rest is 15,000.
or 20,000. Buti na lang talaga, hindi ako bumili noon. Diyos ko Lord, or else talaga manghihinayang na ako ng sobrang-sobra. Kasi yan pa nga lang eh, yung nasayang, yung drum, 10,000 na yun, nanghihinayang na nga ako. What more pa kung bibili ako ng tangke ng tubig na 8,000 plus or more than. Tapos hindi naman pala siya yung kailangan talaga namin. Yung kailangan namin is yung water tank na napagkaliit-liit lang. Pero, gumagana lahat. So ngayon, meron na kaming tubig. Lahat-lahat na may tubig. Gumagana na yung shower doon. Yung flush, gumagana. Lahat na gumagana. So wala na igiman ng tubig. Wala na mano-mano ng buhos. Which is yun yung gusto ko. Yun na lang. Napadoble ako. Napamahal ako. Pero okay lang yun. Inaano ko na lang talaga. Kasi gusto ko naman talaga na kaya maayos yung buhay ng... Gusto ko na maging magaan yung buhay ng parents ko. Pinangarap ko yun. Pinagpagawa nga din po ako nung dito para sa washing ni mother. Diyan, yung water. Busy-busy si mother. Ito, para dito siya mag ano. Ayan. Napagawa din ako. Nilipat. Pali, ang ibutang. Ito, may tubig na to. Ayan. So, ito dito. Dito ang washing. Dito maglalabas sila. Tingnan nyo. Sayang lang. Sayang lang yung malalaking tubo. Hindi nagamit. Kasi dito lang kahit dyan lang sa baba. Oh, maliliit na tubo. Ulit-ulit na tubo. Bili-bili ng tubo. Sayang kaya na eh. Pero na naman na. So, okay lang na. Ulit-ulit yung sinabi. Okay lang yan. Lagi. Sayang. Tapos may nakaabang na din doon sa kabila din para sa second floor na tubo. Kasi meron din kaming toilet and bath doon sa second floor. Ayos naman ni Nay. So anyway, ito binili ko for Mother Dear. Ito ay para kay Tatay. Ibi-business niya. Magtinda rin siya ng mano. Gusto ka pa may mano ka lang. Sakot ko ka po sa panel. Ay, basahin ko pala yung manual nito. Basahin ko yung manual kay... Anuhan nila ng water, ice water. Ice water? Ng yelo pala. So, ang bibili noon, bumili ako ng ano? Bumili ako ng... Yun nga, yung ref. Bumili ako ng ref. Tsaka kasama yung freezer na yun. Si Bunso, si Cox ang mag-finance doon sa freezer. Manukan daw yung gusto ni tatay. Bibenta niya ng manok. Yung... Yeah. Akin yung tindahan ni nanay. Para may ano na sila, may mga income, source of income daw. Request.